Senator Tulfo should look into this. Dapat tignan ito ni Senator Tulfo. Senator Tulfo should look into this. Dapat tignan ito ni Senator Rapi Tulfo. Since many who voted for him are being harassed by people associated or paid by these online loan or lending companies, dahil maraming bumoto sa kanya ay hinaharas ng mga taong nauugnay o binabayaran ng mga online loan o lending company na ito, as if there is no law and order on this, but instead they ignore the fact that no one is without debt due to greed and collection style. These online loan and lending companies or corporations taught to people, agents, they paid to collect, the bad manner, no respect to privacy and dignity of persons used by these collection agents, violating the values, or they are using threat as means to collect. Parang walang batas at kaayusan dito, ngunit sa halip ay binabaliwala nila ang katotohanang walang-walang utang dahil sa kasakiman at estilo ng pagkolekta nitong mga online loan at lending companies o mga korporasyong itinuro sa mga tao, ahente na binabayaran nila para mangolekta. Ang masamang pag-uugali, walang paggalang sa privacy at dignidad ng mga taong ginagamit ng mga ahente ng koleksyon na ito, na lumalabag sa mga halaga para sa kanilang paggamit ng pagbabanta bilang paraan upang mangolekta. Forgetting that the sense of responsibility and the obligation to pay and settle account is in the heart and in the priority list of borrower lenders. There are many of them, only circumstances, also time and valid reasons inevitably prevented them to out of their control. But online loan company or lenders are harassing them and their families, in which in their hearts they want to pay, finding the ways and timing to pay and settle their debt. However, what these lenders are doing is beyond the law. The law's provisions mandate the law and order, violating the spirit of this law, the law and order, and the respect of privacy and dignity of persons, and or abuse of the cybercrime law. For there are scammers and abusive online loan and lenders that government officials must investigate in aid of legislation, and for why they have abused the laws on these matters by usury, using exorbitant interest on loans, violating the laws of the land, which provided imprisonment and fines and penalties for the abusive loan and lending companies or corporation, laws that will make them liable by fines and penalties and punishable by imprisonment, those who are abused, violators of existing laws, showing no respect to persons' dignity and privacy, as the greed in collecting from clients or customers consumed, overpowered these abusive online loan and lending companies, the charges skyrocketing exorbitant interest rates, fines and penalties to the needy borrowers. This must not escape
the eyes of authorities and legislators, the senators. This matter should be investigated in the Senate in aid of legislation. However, sensibility of persons and sensibility to the value of every person, these things must be protected as it is mandated in the Constitution. Ang pagkalimot na ang pakiramdam ng pananagutan at ang obligasyon na magbayad at magbayad ng account ay nasa puso at nasa listahan ng prioridad ng nanghihiram, nagpapahiram. Marami sa kanila tanging mga pangyayari, oras din at wastong mga dahilan ang hindi maiiwasang pumigil sa kanila out of their control. Ngunit ang online loan company o mga nagpapahiram ay hinaharas sila at ang kanilang mga pamilya kung saan sa kanilang mga puso ay gusto nilang magbayad. Paghahanap ng mga paraan at timing para magbayad at ayusin ang kanilang mga utang. Gayunpaman, ang ginagawa ng mga nagpapahiram na ito ay lampas sa batas. Ang mga probisyon ng batas, utos, ang batas at kaayusan na lumalabag sa diwa ng batas, ang batas at kaayusan at ang paggalang sa privacy at dignidad ng mga tao at o pag-aabuso sa cybercrime law. Sapagkat mayroong mga scammer at mapang-abusong online na pautang at nagpapahiram na dapat imbestigahan ng mga opisyal ng gobyerno bilang tulong sa batas at kung bakit nila inaabuso ang mga batas sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng usura. Gumagamit ng batas na interes sa mga pautang, lumalabag sa mga batas ng lupain na nagbigay ng pagkakakulong at multa at mga parusa para sa mapang-abusong loan at nagpapahiram ng mga kumpanya o korporasyon ang batas na magbibigay sa kanila ng pananagutan sa pamamagitan ng mga multa at parusa at mapaparusahan ng pagkakulong sa mga mapang-abuso, lumalabag sa mga umiiral na batas, hindi nagpapakita ng paggalang sa dignidad at privacy ng mga tao bilang ang kasakiman sa pangungulekta mula sa mga kliyente o customer na nakonsumo na daig ang mga mapang-abusong online na loan at lending company na naniningil, tumataas ng napakataas na rate ng interest mula sa parusa sa mga mangangalagang mangungutang. Hindi ito dapat makatakas sa mata ng mga otoridad at mambabatas. Ang mga senador, ang mga bagay na ito dapat imbestigahan sa Senado bilang tulong sa batas. Gayunpaman, ang mga sensibilidad ng mga tao at sensibilidad sa halaga ng bawat tao, ang mga bagay na ito ay dapat protektahan dahil ito ay pinag-uutos sa Konstitusyon. The rules and proper venue are included in the laws of the land for an orderly and peaceful society and trade, exchange, lenders and clients, borrowers, customers, protecting privacy and dignity and reputation of persons as human beings. The borrower, thus we have this libel and slander acts to give space or room. Talks for agreement and settlement is the key against scammers and obtrusive and abusive person collecting debts paid by this online loan and lending companies or corporation. There is this
cybercrime law and other laws to the effect to prevent fraud, scam, abusive, and ill-mannered, disrespectful collection agents and online companies and corporations. Ang mga alituntunin at tamang lugar ay kasama sa mga batas ng lupain para sa isang maayos at mapayapang lipunan at kalakalan. Palitan, nagpapahiram at kliyente ng hihiram, customer, nagpoprotekta sa privacy at dignidad at reputasyon ng mga tao bilang tao, ang mga nangihiram, kaya mayroon tayong mga libelo at paninirang puri. Upang magbigay ng espasyo o silid ang mga pag-uusap para sa kasunduan at pag-aayos ang susi laban sa mga scammer at mapang-akit at mapang-abusong mga tao na nangongolekta ng mga utang na binayaran ng mga online loan at lending na kumpanya o mga korporasyong ito. Nariyan ang cybercrime law na ito at iba pang mga batas para maiwasan ang panloloko, scam, abusado at masama ang ugali, walang galang na mga ahente ng pangongolekta at online na mga kumpanya at korporasyon. Proper venue and conversation, talks between parties to the transaction must be done, must be given as opportunity for clients or customers of loan and lending institution to arrive, to reach a peaceful agreement and settlement of obligations accounts are included in the laws of the land for this. Lending and their paid workers to take to maintain a peaceful means and in support of a peaceful and orderly society as we are men of laws and not of lawlessness and disorder and abusive behaviors. This will be a time or any time our authorities, the Senate, will take its concern to the rescue of the abuse, the needy borrower suffering from usury, from high or exorbitant interest rates against their loans used by these greedy online loan and lenders that charge exorbitant, skyrocketing interest on loans and huge penalties, undisclosed charges in advertisement as they are abusive and no respect to the laws of the land but violating the laws that prohibits abuses. Usury, exorbitant rates on loans. The authorities, the SEC, the Senate must look into these abusive lenders that threatens and harass their clients, customers, borrowers, and disrespects privacy and using threatening methods that abuse the dignity and reputation of persons. Ang tamang lugar at pag-uusap, mga pag-uusap sa pagitan ng mga partido sa transaksyon ay dapat gawin. Dapat ibigay bilang pagkakataon para sa mga kliyente o mga customer ng mga institusyon ng pautang at magpapahiram na dumating upang maabot ang isang mapayapang kasunduan at ang pag-aayos ng mga obligasyon. Account ay kasama sa mga batas ng ang lupain para kunin ng mga pagpapahiram na ito at ng kanilang mga binabayarang manggagawa upang mapanatili ang isang mapayapang paraan at bilang suporta sa isang mapayapa at maayos na lipunan dahil tayo ay mga taong may batas at hindi ng kawalan ng batas at kaguluhan.
na mapang-abusong pag-uugali, darating ang panahon o anumang oras ng ating mga otoridad, dadalhin ng Senado ang pagmamalasakit nito sa pagsagip sa mga inaabuso, ang mga nangangailangang mangungutang na dumaranas ng usura mula sa mataas o labis na interes laban sa kanilang mga pautang na ginagamit ng mga sakim na online loan at mga nagpapahiram na naniningil ng labis na interes sa mga pautang at malalaking parusa, hindi isinisiwalat ng mga singil sa pagpatalastas dahil sila ay mapang-abuso at walang paggalang sa mga batas ng lupain, ngunit lumalabag sa mga batas na nagbabawal sa mga pang-aabuso, usura, labis na halaga sa mga pautang. Ang mga otoridad, ang SEC, ang Senado ay dapat tumingin sa mga mapang-abusong nagpapahiram na ito na nagbabanta at nangliligalig sa kanilang mga kliyente, customer, nangihiram at hindi nirerespeto ang privacy at gumagamit ng mga paraan ng pagbabanta na umaabuso sa dignidad at reputasyon ng mga tao. But we have seen that all can be settled between parties to the transaction or between parties involved in the transaction. For without these online loan and lending companies or corporation resorting to threat, shaming, and harassment of its clients, customer, borrowers, the disrespect of privacy and abusing the value of the dignity or reputation inherent in every person as a human being, our society will remain peaceful and orderly as intended by our authorities, by our constitution, by our laws, by our government, and lending of abusive loan or lending institution and or collection agencies abuses and of their agents or rude paid workers. Ngunit ang nakita natin na ang lahat ay maaaring ayusin sa pagitan ng mga partido sa transaksyon o sa pagitan ng mga partido na kasangkot sa transaksyon ng pagkapribado at pag-abuso sa halaga o dignidad o reputasyon na likas sa bawat tao bilang isang tao, ang ating lipunan ay mananatiling mapayapa at maayos ayon sa nilalayon ng ating mga otoridad, ng ating konstitusyon, ng ating mga batas, ng ating pamahalaan at ang pagtatapos ng mapang-abusong pautang o institusyong nagpapautang at o mga ahensya ng pangongolekta ng mga pang-aabuso at ng kanilang mga ahente o mga bastos na binabayarang manggagawa. This outside the court talks and settlement in peaceful and silent manner or platform and communication in secrecy or discreet and silence is a choice to take instead of violent acts and outbursts of emotions, shouting and quarrels, which has no place in a lawful and orderly society and the smart and calm manner is best for everyone as a remedy and resolution in settling peacefully debts and financial obligations, settling accounts, and an out-of-court settlement is best and economical for everyone. The proper venue and communication talks platforms to reach on agreement must be
organized and placed for this matter. This is the key which these lending companies or corporation or online loan companies, lenders should provide for their clients, customers, borrowers who have made them rich, and not all just for the greed of these online loan and lending companies or corporations in collecting their client, customers, cash that causes them to make threats in the collection. The shaming, disrespect, abuses, threat, and violence that their paid collection agents uses to collect, violating law and order, obtrusive behavior, disrespecting person and privacy that is protected by the laws of the land. However, it is violating the privacy and abusing the dignity, reputation of person as a human being. Due to greed of money, these are the abuses done by collecting agents, by online loan and lending companies or corporation, causing lawlessness and disorder that the laws prohibits, because it will result to violence, disorder, chaos, and crimes. The proper, calm, and peaceful settlement of debt and financial obligation should be chosen. The place and time and must be taken by these loan and lending companies or corporation to reach and achieve the ends of their purpose and solution and settlement as it is in line with the respect of the law and privacy, respect of the dignity, reputation of persons, and the law and order of the land. Ang pag-uusap at pag-areglo sa labas ng korte sa mapayapa at tahimik na paraan o plataforma at komunikasyon sa lihim o lihim at katahimikan ay isang pagpipilian na dapat gawin na halip na marahas na pagkilos at pagputok ng emosyon, sigawan at awayan na walang lugar sa isang makatarungan at maayos na lipunan at ang matalino at mahinahong paraan ay pinaka mainam para sa lahat bilang isang remedyo at resolusyon sa mapayapang pag-aayos ng mga utang at mga obligasyon sa pananalapi, pag-aayos ng mga account, at ang pag-aayos sa labas ng korte ay pinakamahusay at matipid para sa lahat, ang tamang lugar at komunikasyon. Pag-uusap, plataforma para magkaroon ng kasunduan ay dapat ayusin at ilagay para sa bagay na ito. Ito ang susi na dapat ibigay ng mga lending company or corporation o online loan companies, lenders na ito, para sa kanilang mga kliyente, customer, borrowers na may nagpapayaman sa kanila, at hindi lahat para lang sa kasakiman ng mga online loan at lending company o mga korporasyong ito sa pangungulekta ng cash ng kanilang kliyente, customer na nagiging sanhi ng mga bantaan nila sa koleksyon, ang kahihiyan, kawalang galang, pang-aabuso, pagbabanta at karahasan na ginagamit ng kanilang mga binabayarang ahente ng pangungulekta. Mangungulekta ng lumalabag na batas, lumalabag sa batas at kaayusan, mapangakit na pag-uugali, walang paggalang sa mga tao at privacy
na protektado ng mga batas ng lupain. Gayunpaman, ito ay nilalabag, lumalabag sa privacy at inaabuso ang dignidad, reputasyon ng mga tao bilang isang tao dahil sa kasakiman sa pera. Ito ang mga pang-aabusong ginagawa ng mga pangungulekta ng ahente ng online loan at lending companies o mga korporasyon na nagdudulot ng kawalan ng batas at kaguluhan na ipinagbabawal ng mga batas dahil nagre-resulta ito sa karahasan, kaguluhan at krimen. Piliin ng wasto, mahinahon at mapayapang pag-aayos ng mga utang at obligasyong pinansyal. Ang lugar at oras at dapat kunin ng mga kumpanya o korporasyong nagpapautang na ito upang maabot at makamit ang mga layunin ng kanilang layunin, ang solusyon at kasunduan bilang ito ay naaayon sa paggalang sa batas at privacy, paggalang sa dignidad, reputasyon ng mga tao at sa batas at kaayusan ng lupain.